number 3 of our upper bracket semifinals match. Wala pa rin changes on Wise's hero. Habang si Albert gagamitin niya yung hero na nagamit niya kanina on game number 1. Pero magandang adjustment to na mula sa RRQ Hoshi. Win with that Kufra. And alam natin, with the recent changes, hindi na naririnig ang Tyrant's Revenge nito. So, kung surprise factor, malaki para sa kanya. And kung titignan mo sa emblem, puro flicker ito. So, most likely, makakakita tayo ng mga surprise attacks mula sa kanila. Oh, hindi talaga nila pahihingahin din. Yung mga players talaga nga, first team fight to para sa side ng RRQ Hoshi. So, yun yung kailangan bantayin dito ng Blacklist International. And the face check para sa side ng RRQ, Blacklist International is there for the backup. So, pwede mapilit na dito si Vin na umalis muna. And si Skylar naman dito ay medyo delikado din. So, yung poking capability ng Blacklist ang angat dito. Yeah, and ngayon kung papansinin natin, Vin, talagang pinapriority niya dito itong good lane. And medyo mahirap to para kay Oe ba? Hindi niya pwedeng sabayan ng early itong isang Lunox kasi may pagtalon with the Tyrant's Revenge and Bouncing Ball. Oh my B! Tatama yung kanyang charge. Oo, nagkaroon ng charge doon. Pero look at that. Parang on point lahat so far. Ang mga face check na ginagawa ni Vin. Dalawang beses niya nang nasilip ko nasan si Oh My V. And what to expect para sa ating mga championship caliber ng mga players. And Albert, again, is here doon sa pwesto na pwedeng puntahan ni Wise. Uy, nag-retry ha. Nag-retry dito si Wise. And ngayon, ang target nila ay si Skylar. Level 3 lang ito. Flicker yung magagamit niya. Tumama doon yung mga atake dito ng Blacklist pero hindi pa rin sapat to take down Skylar. Oo, pero makikita natin yung kaninang minion management na ginawa ni Ohev earlier. Yan, ginagawa. On the pro, di yun naman ginagawa ngayon ni Skylar para mas malalim at mas pwedeng i-gank. So, kailangan i-calculate dito ni Ohev if ever na meron papasok from the side of RRQ Hoshi doon sa may bottom lane. Uy! Okay, tingnan natin kung magkakaroon ng Kiyos Assault play. That is under the turret. Well calculated para kay Ohev. Pero sa kabilang panic naman ay pumipwesto na mga members ng Blacklist. Same with RRQ Hoshi. Marireset yung turtle. Magandang decision for both parties to reset that turtle kasi hindi pa nga naman talaga ready. Albert dito ay pwesto na nga rin. Available pa ganyan purple buff pero ang target natin is top lane. Oo, top lane. Magkakaroon ng warning doon. Pero more on discipline muna nakikita ng mga team, pinapakita ng mga teams natin. Alam nga, hindi na siya kagaya ng game number 1. Parang yung mga first blood nga natin ay palate na ng palate. Pero turtle objective ay nandito na. Even for Blacklist International ay nakapwesto na rin. Haji has that IMU on the drill word manipulation. Here comes the setup play. Pumasok ka lang kay Wise. Grabe talaga yung naging square natin doon with the counter and play. Pero first blood makukuha ni Edward. And yung turtle objective ay mapupunta sa Pinas. Hindi pa tatapos to. Ha? Nandun yung slow mula dito kay Clay. Pero disengage ang itatawag ng Blacklist. Nakuha natin yung objective. Nakakuha rin tayo ng kill doon. So, alis na muna tayo. And ito yung magandang ginagawa kayo ng Blacklist. No? Mas nagiging patient sila. Mas inaalam nila ngayon kung kailan tayo papasok. Kasi iba rin ang kalibre ni Albert, lalo na paggamit itong isang Fanny. So, alam natin na masakit ang damage ng Fanny for the early stage. So, sabi nila rito, okay, kapag nakakuha tayo yung objective, distansya muna uli, and oh maybe, balik ka uli muna doon sa bottom. Alam mo, parang ginagawa, ang delikado nga lang dito is pagka medyo nalito yung mga players kung kanino real world manipulation yun. Kasi kanina nag-overlap, di ba? Oo. Kaya nasabi ko na lang din, grabe, ang dami natin mga square. Pero totoo naman talaga. Kasi very crucial yun. Pero speaking of squares, square muna ni Clay. Makikita natin dito. Here comes the Lumen Blast. Habang si Haji papatungan yun, Vin pabasok na rin. Sino target? Uy! Clay is down. Habang magkakaroon ng walling flicker out pa kay Haji, magkakaroon ng Guardian's Barrier. Control grab na rin, pero double kill na si Wise. Bilus. Napakakunan. The King of the Jungle against the R7. Mukhang mapapadelikado pa nga si R7 and Blacklist International. Tatlo ang makikill nila doon. Sobrang naabuso dito ng glue yung spammable skills na meron siya. Kasi pag inaapakapakan niya, magre-reset eh. So, ito yung kagandahan, the Edward Salon. Mula dito sa isang glue. Pero Albert and Edward, 1v1, nandun yung cutthroat. Pero napakakunat talaga. Ayun na yung split-split. Oh, grabe yung pag-manage niya dito, no? Oh, grabe yung management. Tama, ganda play. Naramdaman niya. Uy, grabe. Ang daming ginamit. Flicker. Ulti. Yung ulti din. So, nice zone para sa Blacklist International. At yung salon dito ni Kuya Edward, parang merong promo.
May promo. May promo. Ongoing ang promo dahil iniikutan rin siya ng mga players dito ng Blacklist International dahil sakto din naman na yung turtle objective ay dito sa may lane niya magagaling. Makakasira ng Tori, by the way, si Ohem doon sa may bottom lane habang si Wise ay naton pa rin ready for the retribution. And Hachi will use that real world manipulation again. Medyo nalilito na ako. Mm-mm. Kuya Burrito, kung sino nga ba talaga ang tunay na Eve? Ayan, papatunayan yan eh. Papatunayan ni Hachi yan na kahit hindi ako yung tunay na Eve, mas kaya kong i-capitalize yung skill na meron niya. Kung titignan in terms of the items, lalo na doon sa ating mga roamers, oh my V dito, prioritize that dreadnought armor for the physical physical damage reduction kasi nga naman yung Fanny ang kanyang laging target, no? Pero kung titingnan natin, more on the clear wave naman ang pinapriority dito ni Vin, pero sa ngayon may set up talaga gagawin. No, blast, sakto dito kay Eve. Good evening daw. Pero Albert. Ay dadaan lang saglit. That's a nice play para sa Blacklist International. Makakita na tayo ng four players na de-defensa doon sa may middle lane. Si Haji nag-change. Kufra naman siya ngayon. Pero just look at that. Parang ready sila if ever na meron papasok from the side of RQ Hoshi. Yeah, yun yung maganda din sa isang Valentina. And that's the beauty of having those heroes na meron din ngayon ng Blacklist International. Kasi ang daming backup eh. If ever man ma-short dito si Wise, andyan si Haji, andyan si OMIB. Pero speak of OMIB, buti nila nakapag-conceal siya dun. Kung hindi, yari talaga siya kay Albert. Ang naging tagline ni Ma'am Shoes nung time na yon, conceal, don't feel. Naramdaman din niya yung sakit ni Albert. Pero Albert, nice try para sa kanya. Pero ganun pa rin, napakakunat pa rin ng The Queen. At nung sisilip sana doon sa may orange buff, sakto naman nakadaan na ang King of the Jungle na si Wise. Unti-unti nilang inuubusan ng resources dito. Etong si Albert, this is looking bad para sa kanya. Pero kung iisipin mo rin, wala pa naman siyang death eh. So sobrang ingat din ni Albert sa mga galaw niya. Kasi lagi namang nakasilip si Vin. Lagi namang nakabantay itong si Clay. Na kung saan pwede niyang ilatag any moment yung kanyang river manipulation. But speaking of which, Haji dito ay nakaabang na rin lang. Pero si Vin, oy, no, yung blast na pagiging nga nag-i-disc Clay. Habang si Ohem ang target niya with the blazing duet ay nandun sa may bandang likod. Merong conceal na gagamitin para makatakas. Pero sakto lang din naman with that skill. And double kill na para dito kay Wise. Three players down again para sa side ng RQ Hoshi. Nagbago yung timpla ng laro. Early stage, masasabi natin na dikit. Pero ngayon, 5.9k na ang gold dito, ladies and gentlemen. Pwede pa rin tumawid dito ang Blacklist. Kunin itong turtle na ito. Ngayon, open na yung gitnang tore. Mas masikip na base mula dito sa RRQ Hoshi. At kailangan na ng mas magandang sabihin natin na pag-zone at pag-check ng bush mula dito kay Vin. Oo, speaking of a zone, mukhang si Albert pa nga ata ang mazo-zone. Nandun yung kaltok ni Ma'am Shu. Pero 8-1. By the way, ang ating score, malaki na ulit ang kalamangan ng Blacklist International sitting at 6K gold lead. At lamang din in terms of farming yung Lunox. Yeah. I mean, yung Claude. Mm-hmm. This Claude, oo nga, no? Kasi naka-Demon Hunter Sword na rin siya dito. And the Golden Staff, which is a good thing kasi ito naman talaga yung go-to talaga ng isang Claude, no? Kapag nakakuha na siya niyan, pwede na siya kahit papanong sumabay sa mga gagawing teamfight dito ng Blacklist. And yan yung sabihin na natin na ano eh, na ticking time bomb na hawak din namin. Pero may set up! Oy, meron siya na play from the Queen! Sakto! Dalawang tatamaan niya doon. Real world manipulation para kay Clay. Pero yung nga lang papasok ang side ng RQ Hoshi. Haji is down. Habang si R7 ay mamamatay na rin. Isama mo na rin si Vin na mag-build ng Blade Armor. Double kill nga lang para kay Scarlar. Nagkapalitan ng ating dalawang teams. Pero hindi pa naalis ang Blacklist International. Wala pa rin buff si Baby Alien. Ayaw nilang pahawakin itong si Albert ng kanyang purple buff. Kasi alam nila eh. Alam nila yung potential ni Albert sa paggamit nito. The cable place na kung saan ang hila para dun sa backline nila. Kasi ito yung sinasabi mo kanina, Chantel, na kung saan hindi na nila kailangan pumunta dun sa step 1 or dun sa level 1, level 2. Pwedeng remake na nakagawa siya dun sa likod. Pero
ang pag-iisipan niya kasi dito saan likod siya pupunta. Kasi si Haji laging pumapro-frontline na nga rin and si Oheb hindi mo palaging makita sa mapa. Oo, kasi sa square burrito pantay lahat ng measurement. Kaya yung harap at likod nagkapalitan na. Pero nga lang, Skylar dito makakakuha ng kill. Sakto nakuha nila doon is Oh My V and 8 seconds. Meron ng Lord Objective. Pwedeng pumosisyon ang RRQ. Although mahirap for them kasi meron pa rin dalawang tanks na pwede i-consider for Blacklist. That is Wise and Edward. Uh-huh. Okay, so ngayon, Lord, pinoposisyon na dito ng ating magkabilang panic. RRQ, especially R7 dito, at least kahit papano, ha, nakakapag-control siya nung lane. Babasagin niya yung turret dito sa may bandang itaas. Pero look at the damage. Makatay yung mga normal damage dito ng isang Oheb. Ngayon, si Wise, sinisimulan niya, pero may consign na gagawin si Ben. Si Kuya Edward na mimigay ng mga flyers para sa kanilang promo sa kanya Edward Salon. Madidikitan nga yata dito si Ben. Si Ben ang ayaw patakasin. Pero nga lang, even on that positioning, hindi na makakatakas pa si Kuya Ben. Here comes the real world manipulation. Habang si Oh My V ay ready. Merong untog galing dito kay R7, pero may bawi lang din naman. Yung parang inaantay ni Oheb for the blazing duet. Haji is down. Dalawa lang ang nakuha for RQ, dalawa din for Blacklist. Pero mukhang Blacklist pa rin ang pupwesto dito sa Lord. Yan lamang sila dito eh, kasi wala yung mga main na sabi natin magsusok ng damage mula sa RRQ Hoshi. Ngayon si Albert nag-aabang and nagmamatsyag lang siya dito. Oheb, papasok na. And this time around, si Wise pa rin na makakakuha. Shoot na naman, retribution ako dito ng Blacklist International. Namatay din si Baby Alien. Napakagandang play for Blacklist International. Napakainit nun. RRQ Hoshi, specifically Albert, good effort para sa kanya, nice effort para sa kanya na sumilip. But still, the king of the jungle, Wise, 507, hindi pa siya naaagawan ng retribution since start nung laro na to, nung game number 1. Oo, oh, tsaka parang nangyari din for Blacklist International, napakaganda ng call nila Burrito. Imaginein mo, gusto lang talaga sana dumaan ni Albert. Sisilip lang siya, manggugulo. Pero ginaw nila eh. After nun, hindi na nila pinatakas pa. Kinuha nila yung kill, kinuha nila yung Lord. Naging mas maganda pa talaga para sa Blacklist. Lord ay magmamarch in dito sa may bottom lane. Nandun yung mga players ng RQ para depensahan agad. This is just the level 1. Lord, napakabilis lang yan para sa kanya, sa kanila. Pero Blacklist International, it's all about the minion management. Talagang binalanse nila the equilibrium mula doon sa mga minions na yun. Now, basag yung top and mid turret dito. Ang natitira na lang sa kanila muli eh yung mga tigtatatlong pangatlong tore nila. Nangyari na to nung game number 2. Nasa gantong posisyon muli ang RRQ Hoshi. Ang tanong dito, ano yung gagawin nila para mabaliktad yung laro na feeling nila eh nakuha nila ng early stage eh. Oo, kailangan i-maintain lang to ng Blacklist International. At nakita na mo naman ang RRQ dito, Burrito, nakapwesto din talaga sila doon sa may buff ni Albert. Uh-oh. So feeling ko, RRQ Hoshi, kanina game number 1, ang naging problema for Blacklist, dumediretso si Albert sa likod. Mm-hmm. Ngayon, ang naging sagot ng Blacklist, kung nung kinuha yung Fanny, kumuha sila ng kulod, may tagalikod din sila. Ay, umano. At saka, ang mahirap kasi dito sa isang Claude, may mobility. Unlike doon sa mga heroes, for example, the Brody, yeah, meron siyang stun. But still, hindi naman siya makakalayo doon sa posisyon na kung saan malapit pa rin kay Albert. Kasi kung DMI, sa kabilang iba yun na kagad. At saka sa lahat ng mga heroes, si Brody talaga ang mahirap mag-move on. Ay, bakit? Kasi torn apart memory. Ay, oo. Di ba, ganun yung ultimate niya. But yes, tingnan natin para sa side ng RRQ Hoshi, nandito pa rin. The Battle of the Buff. Oh. Para sa ating mga teams, may narinig tayong gumamit ng retribution, that will be why. So talagang pinipigilan nila yung RRQ na makagalaw si Albert. Yeah. And it's a battle of initiation na and a battle pagdating doon sa territory. Yeah, at 10 seconds bago mabuhay yung Lord. And ngayon, Edward, in-maximize niya yung space na nakakreate niya. Pero ngayon si Edward ay huhulihin. Uy, boy pa rin! Napakaganda pagbawi naman. Turnaround kill Skylar para sa side ng Blacklist International. Gusto sana na kumuha ng play nila ang magnaan dance floor. Pero may init na dance floor. All that numinum blast. May bawi ang Blacklist International.
R7 is down as well. Maglo-lord na sana ang Blacklist pero gusto ng RRQ ng teamfight ibibigay ng Blacklist. Masyadong mainit ang RRQ. Gusto nyo pala lang teamfight eh. Di bibigay namin sa inyo Blacklist International dito. Hindi na sila gugo muna sa Lord. Alam nila rito na kulang at mataas pa yung dead timer. 15 seconds pa. Pero ngayon na. Oy, pero ingala pumasok si Albert. Medyo naramdaman natin yung sakit nung Fanny. Ginamit na rin ang real world manipulation para madepensahan ang kanilang inhibitor turret. Si Edward na naging target kanina. This time around, baka masesecure pa rin. Wala! Kaputi ka na naman si Albert. Dadaustos muna doon sa may gold lane. Pero makikita natin, Wise. Objective. Wise on this Lord, Blacklist International, second Lord of the game. Uncontested Lord para sa kanya. Tingnan mo naman kung paano nila protektahan itong purple buff. Lima sila nga nakaprotekta doon ngayon. Oh my God. Wala yung ultimate niya, pero ngayon! Oh, R7 is down, pero papasok din si Finn. Isa nga natatamaan, that is Wise. Nabigyan mga sustain, babalik muna si Albert. Amang sino-OM ay free hit lang doon sa mga players ng RRQ. Merong Lord dito sa may bottom lane. This could be it para sa side ng Blacklist. Kailangan nilang pigilan yung RRQ na makadepensa. Mahirap ito para sa kanilang panig. Pero kung iisipin mo, RRQ Hoshi, may pang-clear naman sila ng minions. And then si Clay with the Void Crystal, Void Blast, even R7 with the Power of Nature, Skylar as well. So, ang dami nilang pwedeng way dito para i-clear. Pero kasi, ready dyan ang Blacklist International at ngayon ang papasok. Itong si Albert at lalabas din muli. Basag yung Dory sa gitna and yung river manipulation mula kay Clay ay inalatag na niya. Pero ang decision dito ng Blacklist International, reset muli. Oh, reset muna. Kailangan muna nila ulit makakuha ng ibang objectives against RRQ Hoshi. Ngayon ang nagiging struggle, sinabi natin kanina para sa mga junglers natin, this is para sa bayan. For Albert, yun ang kailangan niyang ipakita ngayon. Kailangan niyang ilabas ang kanyang 100% para maibigay yung inaantay ng kanyang mga supporters. Untok Negara, para sa bayan. Kaninong bayan nga ba ang mananaig? Ngayon si Clay, okay, nagamit na niya yung Flicker. So may idea dito ang Blacklist International na wala ng panakas si Clay for the next 112 seconds. 70 seconds na rin lang bago mabuhay yung Lord. Pero si Albert may ginagawa rito, ha? Ganito din yung ginagawa niya kanina nung game number 1. Parang ina-extend yung laban. Ang kailangan gawin ng Blacklist naman ngayon is iwasan na magkaroon ng space yung RQ na kumuha ng kill. And time, hello. Oy, wait lang! Sabi niya, teka lang naman. Sabi ni Kuya Albert, napadaan lang saglit. But speaking of napadaan lang saglit, Numina Blast for OMIV, kasi medyo pwede sana gumawa ng play ang side ng RRQ if ever na na-zone out palalo si Ohem. Ngayon, aatras muna. Good decision din no, from RRQ Hoshi na huwag gumo. Kasi ang hirap nito eh, lalo't ilang segundo na lang ay mabubuhay na yung Lord. So kailangan nila yung buong members dito ng RRQ Hoshi. Pero ang nakakatakot kasi dyan, may mga nagtatago dun sa may gilid na damo. Oh my Venus and Oheb, same with Haji, Rito, eh magkakasama. And speaking of the damage, kompleto sa Ricardos na dito itong si Oheb. So nakakatakot na ito for the side of RRQ Hoshi kapag naka-free hit tumamaya. Oo, tingnan natin kung sino ba talaga ang tunay na makaka-free hit. Meron na ulit Lord, pero tingnan niya yung posisyon ng Blacklist International. Nakaabang sila if ever na meron mag-go from RRQ. Hindi nagpapakita si Albert kasi nakaabang din yung tatlo. So yung information for our teams ay very little. Very little in a way na even Blacklist ay nag-move muna doon sa may buff. So we'll see kung ang magiging movement ba ni Albert ay dediretso doon sa buff ni Wise. Pero kina natin, Blacklist International again will deny the baby alien of the purple buff para sa kanyang Fanny. Habang yung side ng Blacklist ay ginamit na yung kanilang mga pag-charge. Oop! Uy, tinamaan ni si Vin. Tinamaan ang bola ng court. Pero yung alam pa pasok dito si Vin, nakakamahan lang muna. Uy, ang tapang ganda setup para kay Vin. Pero si Haji din ang gusto na targeted. Uy. Haji with a flicker up. Oh, him is down. Oh, may Venus. Mauna ng immortality. Wise na lang ang nandoon. Pero napakaganda pag counterplay with a three-word manipulation IMU ni Haji back
away para sa kanila. Ito na yung Edward. Flicker up for Edward. Teka lang, close na pala ang Edward Salon. Ang daming nagamit na resources doon. Wala na eh. Last ano daw eh. Last customer. Pero kasi itong si Wise ngayon, eh, pinipilit na niya muna paramdamin or pakita dito sa RRQ Hoshi na ano eh, na gusto namin kunin itong Lord na to, pero may setup na gagawin dito si Ben. May pantalon and now that Numinum Blast tumama dito kay Ben. Itutuloy nga ba din mga members ng Blacklist International? Doon na rin yung split-split. And this time, si Ben ang kanyang magiging target. Papunta na rin ito si Clay. Oy, wait lang, reward manipulation para kay Clay. Patay dito si Haji, shoot doon sa cutthroat. Pero ang side ng Blacklist International ay mukhang lalaban rin. R7 is here as well. Habang si Oheb tatakbo at pipilitin na humabol doon sa teamfight. Ang sakit na si Oheb ng mga skills ni Clay at naramdaman na ng RQ. Sabi nila, teka lang, buhay na si Oheb. Disengage muna tayo. Oh, 35 seconds pa naman yan eh. So, ang sabi dito ng RQ, she disengage. Pero pwedeng fake lang yun eh. Fake disengage lang eh. Kasi, tino mo naman yung ginagawa dito ni Ben. Nakikipagbruskuhan siya kay Wise. Ngayon, mas lamang sa posisyon ng RQ Hoshi. This is really looking bad para sa Blacklist International. Pero pinipilit umabot ni Wise doon sa may banda likod. Uy, Wise nga lang dumawa na ng Immortality. Oh, ang ganda ng counter doon ng Blast. Kaya kaya pa rin din na si Wise. Tapos diretso blazing duet for the Filipino Sniper. Ben mawa na ng Immortality. R7 is there as well para makakuha ng kill ang Blacklist International. Ginamit ang brilliance si Skylar. There is a charge. Ben is down sa kamay dito ni Oheb. Napaganda pa ng Blacklist again on that nominal black play. Wise nakuha, yes. Pero kinagandahan dito, the TikTok timers na ang meron ng RRQ. Ito yung disadvantage. Kapag meron kang bukas na lane, no, hindi ka pwede or magdadalawang isip ka to go parang sa 5v5 team fight kasi may mga split push na threat. And kagaya nga kanina, instead na makipagsabayan si Albert doon sa Lord, eh bumaba siya at nag-clear muna ng minions kasi pwede magdelikado dito ang mga members ng RRQ. And now, Blacklist International, inaantay lang nila itong King of the Jungle na mabuhay. First time pa lang niyang na-shutdown dito. So, may gold na makukuha doon. And medyo malaki-laki yun, ha? Oo, but speaking malaki-laki, malaki-laki din ang posisyon ng Blacklist International. Oops. On this Lord. Even Albert ay hindi na makasilip pa. There's a flicker in. Si Clay. Bakit dito kay Edward? Si Clay, ang gusto niyang kuhanin habang pipilitan naman si Clay na gamitan kanyang real world manipulation. Haji is there para magkaroon ng kontrahan. Eto na, the Lord. That's nalito na yung cameraman. Mamatay nga lang dito si Clay. Pain Lord, nakuha ni R7. Nagkaroon na ng palakpakan. Nagkaroon na ng samunutan na nagaganap. R7 with that steal. Pero gustong gawin ng Blacklist International, RRQ Hoshi, huwag pa uwiin. There's a Numinum Blast. Counter set for Blacklist International. Dadiretso si Albert, pero Minion Wave. And Blacklist right now, Albert, the baby alien, is the only player left to defend their base. Immortality has been procked as well. Ginamit na rin ng Winter Truncheon. At isa na lang ang inaantay ng Reyna at ng Hare ng MLBB. Blacklist International will win game number 3.